ito na yung buchi natin. Malapit na siyang maluto, guys. At tignan po natin, dahil lumalaki po yan, dyan yung hudyat na malapit na siyang maluto at pwede na nating hanguin yung ating mga buchi balls. So, tiyagan lang po natin na balibalik na rin using tinidor para pantay po yung pagkaluto ng ating buchi. So, para hindi siya mag-flat, pag malamig na, kailangan lutong-luto yung ating buchi. Tulad nito, guys, brown. Brown yung tsura ng ating buchi balls. So, ganyan ang ating buchi. Kasi, at the end of my video, guys, meron akong ipapakita sa inyo na flat yung, ano ko, buching niluto. Yung una kong ginawa. Kasi, hindi pa siya luto nung hinango ko. Kaya, naging palpak yung ating buchi. Nagpa-flat siya. So, itong buchi na niluto ko, guys, kahit medyo lutong-luto na siya, hindi siya matigas, kundi soft and chewy. And pwede rin natin gawin, guys, na sideline itong pagluluto ng buchi at mag-inga tayo sa ating mga kaibigan para may strength po tayo. Katulad niyan, ako ay nagpa-order at nagtitinda dito sa Israel. Kung may gustong mag-order, mag-message lang sa akin para matikpan niyo ang aking buchi. So, ayan, guys, yung ating buchi. So, ito yung ating buchi na palpak, guys. Bakit nagkaganyan? Ito ay hinango ko na hindi pa siya luto. Kaya naging flat siya nung hindi na siya mainit. So, ito yung usually na nagiging problema yung mga beginner na nagluluto ng buchi. Ako din, guys, napakadami kong experiment sa buchi hanggang nakuha ko yung technique kung paano bilog na bilog kahit hindi na siya mainit. So, ito yung ating dahilan. Kailangan lutong-luto yung ating buchi bago hanguin sa ating kawali para hindi siya mag-flatten. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, guys, please do subscribe now and don't forget to click my tiny bell so that pa have a new video, you will be notified. And this is Ezzy. Thank you for watching. Bye!